May kasabihan tayo na promises are meant to be broken. Pero, ibahin nyo ang mga promises na maririnig natin ngayon. Gandang araw po sa inyong lahat. Samahanin nyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbay. First Friday of the month, marami ang nagsisimba, hindi lang sa Quiapo Church, kundi sa lahat ng parokya. Dahil ito ang araw ng debosyon para sa Sacred Heart of Jesus. Si Saint Margaret Mary Alacoque na mula sa France ay isang madre ng Order of the Visitation of Holy Mary. Nag-aparisyon sa kanya si Jesus Christ upang ipalaganap niya ang debosyon. Matapos ang masusing pagkilatis sa nooy ipinakikilalang debosyon sa Sacred Heart, si Pope Leo XIII ay sumulat ng isang encyclical, Annum Sacrum, Consecration to the Sacred Heart, noong May 25, 1899. At mula noon, lumaganap na sa buong mundo ang First Friday Devotions. At maging sa Pilipinas ay patuloy ang debosyong ito. Hello mga kalakbites! At nandito tayo ngayon sa National Shrine of the Sacred Heart dito sa Makati City. January 11, 1976, nilagdaan ni Archbishop Jaime Cardinal Sin ang Decree of Erection ng Sacred Heart Parish at noong February 14, 1976, ipinagdiwang ang canonical inauguration ng parish at bilang national shrine. Kasabay ang installation ng kauna-unahang parish priest at rector na si Father Nico Bautista. So, welcome po sa mga kalakbay sa National Shrine of the Sacred Heart. In the proper articulation of that vision and mission, meron po kami ng pastoral strategy, and that is the strategy of the heart that speaks about the spirituality of the Sacred Heart. Ang una po, a heart that prays, and a heart that prays, and a heart that speaks. Ang ibig sabihin po nito ay integral evangelization. Pag sinabi namin integral evangelization, ang ibig namin sabihin dito, catechesis. Pangalawa, liturgy. Pangatlo, social apostolate. At ikaapat, spirituality. Yung pangalawang ano namin, pastoral strategy, is about heart that builds. Yung mga apostolic group na tinatawag nating religious organization, at yung community of renewal, nagkakaroon sila ng form of sharing, parang ma-integrate nila ang kanilang ministry sa ating parokya. And eventually, itong integration na ito, madali rin natin sa labas ng parokya. At yung ikatlo ay tinatawag naming heart builds. Yung heart builds, ang ibig sabihin nito, what is really the context of renewal? Kaya ang unang binababaan po ng Sacred Heart na ito ay ang ating pamilya. By way of blessing their houses, by way of the renewal or enthronement and consecration of the Sacred Heart, by way of forming a families into BECs, na kung saan nakikita rito yung aming vision mission.
meron din kaming pagbababad sa pamayanan, katulad ng dinadala namin ang debosyong ito, hindi lamang sa mga may hirap, higit sa lahat sa mga sanlakbay surrenderers natin. Doon nila nakita yung kahalagaan ng transforming journey. Every first Friday, we celebrate Mass in the prison. Gusto naming ipakita na yung Sacred Heart ay hindi lamang nakakumpine dito sa shrine, but the Sacred Heart is reaching out to people and providing also heart for people. And that Sacred Heart is beyond all tellings. Dahil sa patuloy na paglaganap ng debosyon sa Sacred Heart, lalong-lalo na dito sa National Shrine, tumutugon rin ito sa mga nangangailangan kung kaya't nagkaroon ito ng Social Service and Development Ministry. We have the usual, we have a scholarship program. The parish takes care of yung mga elementary at saka high school. When we say scholarship, this was pre-pandemic, nagbibigay ng mga allowance ang parokya para dun sa high school. Well, mga chosen lang naman, hindi naman lahat, no? And then we also have, well, in partnership nga with Caritas, we have the clinic. Nagiging monthly na yung ating laboratory. So every month na che-check up natin ang at least 50 beneficiaries from the vicariate. So 7 parishes yun in the vicariates. Starting this month, parang ma-expand na yung ating laboratory services. Magkakaroon na rin ng ECG at saka So we're going into that. We have the Wise Lab. Yun yung scholarship para sa mga college students in partnership again with Caritas. Okay, YSLEP stands for Youth Servant Leadership and Education Program. So right now, we have 15 for the parish alone. So there are other scholars in the other parishes. And then, of the 15 that we have presently, 5 gagraduate. So we're very glad about that. Ako po ay hindi lamang YSLEP scholar, kundi beneficiaryo ng Buhay at Mission Program ng Caritas Manila na nagbunga po sa pagiging volunteer ng aking ina sa Caritas Manila for almost 10 years at ako po na volunteer for almost 12 years dito po sa National Shrine of the Sacred Heart. Ako po ay nahandugan ng full scholarship sa Lyceum of the Philippines University Manila mula first year to fourth year na wala po akong binabayarang tuition. At with God's grace, ako po ay graduating na this year and running po for Latin Honors. Sa 12 po na promises of Sacred Heart, there is one promise po na which kept me going. It is the third promise, I will comfort them in all their afflictions. Alam niyo po, ang promise ng Sacred Heart, yung assurance na ibinibigay niya is beyond all the afflictions na na-experience ko. Sa gano'n man katindi yung sakit, yung paghihirap, na life throws at us, at the end of the day, I know that there is someone who will comfort me, and that is Sacred Heart. Walang hanggang pasasalamat po sa National Shrine of the Sacred Heart at Caritas Manila na naging instrumento po ng Panginoon upang makatulong sa katulad ko na hirap sa buhay, na hindi ko aakalaing makakapagtapos po ako na wala po akong binabayarang tuition. If there is one thing po that I will do after all of this, it is to give back. At maging instrumento din po ako ng Panginoon para makatulong po sa iba. Kasama ng debosyon sa Sacred Heart ay ang pagkakaroon ng Scapular of the Sacred Heart. Ito ay pagpapaalaala sa bawat deboto na mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Ang Scapular of the Sacred Heart ay kulay puti na mayroong image of the Sacred Heart of Jesus sa harap
At sa likod naman ay ang image ni Mama Mary as Mother of Mercy. Those who shall promote this devotion shall have their names written in my heart. Isa ito sa mga 12 Sacred Heart Promises na tiyak na makakamit ng bawat deboto. Ang Solemnity of the Sacred Heart ay ipinagdiriwang sa buong mundo sa araw ng Biyernes makalipas ang Feast of Corpus Christi. Marami pong lumalapit dito sa shrine. Ang unang daladala ay problema. Meron silang mga pasanin sa buhay. Meron silang mga krisis na pinagdadaanan. But without saying anything, they just visited the shrine. Then after that, they experienced something. Ang dami-dami pong mga conversion experience. Mga kalakbays, inaanyayahan ko kayo sa darating na June 24. Ito yung dakilang kapiyestahan ng mahal na puso ni Jesus na sana maranasan nyo kung ano ang aming pamayanan. Alam ko po na maraming biyayang ipagkakaloob sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat kung ang puso ay nangungusap, isa lamang ang dahilan, pagmamahal. Halina po, inanyahan ko kayo ngayong June 24, magkita-kita po tayo, ipag-celebrate po natin ang dakilang kapiyestahan ito. I will be their security and refuge during life and above all, in death. Isang pangako na hindi meant to be broken, kundi maging sa kamatayan, tayo hindi niya iiwan. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbites! Daily Consecration to the Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart of Jesus, filled with infinite love, broken by our ingratitude and pierced by our sins, yet loving us still, accept the consecration we make to you of all that we are and all we have. Take every faculty of our souls and bodies. Only day by day, draw us nearer and nearer to your Sacred Heart. And there, as we shall bear the lesson, teach us your holy way. Amen.